Good morning, guys. So sa mga nagbabalag dyan na mag-resign sa trabaho, kailangan po may maayos kang sagot sa mga tanong na ito. Okay? First question, bakit ka magre-resign? Anong dahilan mo, di ba? So usually, tatlo lang naman yung dahilan kung bakit tayo naghahanap ng trabaho, kung bakit tayo aalis sa trabaho. It's either we are underpaid, may problema tayo sa trabaho mismo, kulang yung oras natin sa pamilya natin, or else may problema tayo sa tao. When I say tao, I am referring to your colleague or especially to your immediate boss, okay? First problem, kung yung problema mo ay sahod, I think it's not enough. I mean, it's not a valid reason for you to decide to call it quits, di ba? Not unless na yung lilipatan mo ay nag-offer talaga ng mga times 2 or times 3 na sahod. Okay? So next problem, kung yung problema mo ay yung mismong trabaho or yung oras, I think this is like controllable, di ba? May mga bagay pa na pwedeng gawin para masolusyunan ito. Okay? Talk to your boss, di ba? Sabihin mo sa kanya, "Boss, paano ba yan? Nabasa ko kanina sa horoscope ko. Yung duty daw ng forever ko is 8 to 4 p.m. Pero alas 8 na po ng gabi yung pinakamaaga nating uwi. So hindi ko na talaga mahanap yung forever ko pag ganyan, di ba?" Tapos sabi mo, "Boss, pinilit ko din naman po siyang habulin sa umaga kasi 8. Pero dahil puyat ka sa gabi, hindi mo pa rin naabutan." Okay? So joke lang yon. So dun tayo sa third item. Kung yung problema mo ay talagang yung kasama mo sa trabaho, most especially ay yung boss mo, and then kung may mga factor na siya ng intimidation, verbal abuse, emotional harassment that is causing you like sleepless nights at yung tipong nagkakasakit ka na, I think it's about time to raise the flag and gracefully exit the door. Marami pang trabaho dyan. Okay? So next question is, may malilipatan ka na ba? Diba? Bago mo isipin na mag-resign, maghanap-hanap ka na agad ng trabaho kasi hindi madaling maghanap ng trabaho. Diba? Siguraduhin mo na may pinirmahan ka ng job offer bago ka magbigay ng resignation letter mo. Huwag mo nang dagdagan yung mga tao na, huwag ka nang dumagdag doon sa bilang ng mga unemployed sa Pilipinas. Okay? Third question is yung emergency fund. May sapat na ipon ka na ba? Di ba? Pag nag-resign ka, for sure, hindi naman hihinto yung mga bayarin mo. Ang tanong, may enough ka ba na pera na nakapondo para masupplyan yung mga pangangailangan mo until such time na makahanap ka ng trabaho, di ba? Sabi nila, I think, ayon sa mga nabasa ko, di ba? Dapat daw may at least 4 to 5 months tayo na equivalent ng net take home natin as safety buffer if in case you really decide to resign. So, sabihin natin na yung kinikita mo na net take home pay per month is like 20,000. So, siguraduhin mo na meron kang 100,000 sa bangko bago ka mag-resign para ma-sustain yung time na naghahanap ka ng trabaho. Diba? Pag wala ay tiis-tiis muna. Lunukin mo muna yung pride mo. Okay? Next is yung timing. Hindi naman kasi porque napagalitan ka ng boss mo eh agad-agad ka na mag-resign, di ba? Isip-isip din pag may oras, di ba? Kasi then i-consider mo din yung timing, di ba? Hindi tayo pwedeng mag-resign, guys, pag mga, di ba, may palapit na mga gastusin. Like yung mga October, November, December. For sure, yun yung mga off-season, off-hiring season yun para sa mga kumpanya, okay? Huwag mo din pangarapin mag-resign ng mga April, May, June. Malaki ang gastusin kasi mag-i-enroll si Bunso. So yun. Based naman sa nabasa ko, ang pinaka preferable na maghanap ng trabaho is yung parang first quarter ng taon. Bakit? Kasi di ba usually yung mga kumpanya may ginagawa silang mga business plan, mga strategy, kung ano-ano pa man yan. So
di ba, may mga projects sila for next year. So, pag bukas pa lang ng taon, medyo positive yung outlook ng mga company. So, in order to support yung pangangailangan dun sa mga plano nila, sa mga goals nila, so for sure, mga kailangan sila ng tao, di ba? So, I think the right timing na really na maghanap ng work is like late of January or early February. Diba? Yun lang. Then next is, kung may mga loan ka pa sa company nyo, huwag mo na muna isiping mag-resign kasi di ba, baka mamaya kulang pa yung end of service na makukuha mo doon sa utang mo sa kumpanya mo. Right? And then one thing more, kung ikaw ay may sakit, kumbaga under medication ka, tapos covered pa ng insurance card nyo, yung parang medication mo, isipin mo na lang, pag wala ka ng trabaho, tapos wala kang insurance card, di ba? Napakalaking hassle yun, napakalaking burden yun sa part mo at sa part ng family mo. Okay? And next is, open up with your close friends. Especially with your family. Kasi yung family mo yung direct impact nun. Kumbaga sila yung directly maapektuhan pag nawalan ka ng trabaho. Especially pag ikaw yung ano, yung breadwinner ng pamilya. Okay? So, try to consider them para at least mapaghandaan din naman nila. Malay mo, may mga alternatives silang naisip, may mga solutions silang naisip para makatulong din sa'yo. Okay? And last but not the least, pray a lot. Dasal-dasal lang din. Kumbaga ako naman, hindi talaga ako yung tipo na madalas pumunta sa simbahan, but I pray a lot. And prayer really works. It works for me, and I'm sure it will work for you. Okay? Hopefully, may nakuha kayo dun, guys, sa mga tips na nabanggit natin. And before you really think na mag-resign, pag-isipan yung mabuti. Huwag kayong magpadala sa bugso ng damdamin nyo. Kung medyo na nasa pagsabihan kayo ng konti, labas-labas din ng office minsan and then mag-relax, mag-unwind. Mawawala din yan. Okay? So, until next time, hopefully makasama ko pa ulit kayo sa susunod na mga videos ko. Thank you once again and don't forget to subscribe. Okay? Click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-release ko pa soon. Okay? Thank you again. Thank you for watching. Good morning and God bless.